Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Teacher Lisa, ang inyong magiging gabay sa aralin natin sa Araling Panlipunan ng unang linggo sa ika-apat na quarter. Ang ating leksyon ay may layuning mahasa ang iyong kaalaman upang maipaliwanag mo ang konsepto ng distansya at direksyon at ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon. Siguraduhin nasa komportable kang lugar upang makapag-aral ka ng mabuti. Simulan na natin! Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, matanong ko lang, may alam ka na bang konsepto tungkol sa distansya at direksyon sa pagtukoy ng lokasyon? Subukan natin sagutin ang mga tanong sa ibaba. Makinig sa panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng wastong sagot. Una, ang bola ay nasa patlang ng bata. A. Harapan. B. Kanan. C. Likuran. Ang tamang sagot ay letra A. Harapan. Pangalawa, ang ospital ay patlang sa bahay. A. Malapit. B. Malayo. C. Malayong malayo. Ang tamang sagot ay A. Malapit. Pangatlo, makikita ang malaking puno sa patlang ng simbahan. A. Kaliwa. B. Kanan. C. Likuran. Ang tamang sagot ay letra B. Kanan. Pang-apat, ang mesa ay patlang sa bata. A. Malapit. B. Malayo. C. Napakalayo. Ang tamang sagot ay letra A. Malapit. Panglima, nasa patlang ng bata ang florera. A. Harapan. B. Kaliwa. C. Likuran. Ang tamang sagot ay letra A. Harapan. Bilangin mo nga kung ilan ang nakuha mong tama. Sabihin ng malakas ang nakuha mong puntos. Magaling! Tapos na natin ang subukin. Yehe! Naaalala mo ba ang nakaraang leksyon tungkol sa kahalagahan at pagsuporta sa mga programa ng ating paaralan na isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga dito? Kung gayon, ating alamin kung ang mga sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng paaralan. Makinig sa panuto. Lagyan ng check ang patlang kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng paaralan at X naman kung hindi. Nagawa na ang una para sa inyo. Una, pagsira ng mga kagamitan tulad ng aklat. Ang sagot ay X. Pangalawa, pagpapanatiling malinis ang paligid ng paaralan. Ang sagot ay check. Pangatlo, pagtatanim ng mga bulaklak sa paligid ng paaralan. Ang sagot ay check. Pang-apat, pakikilahok sa Brigada Eskwela at Clean and Green Program. Ang sagot ay check. Magaling! Ngayon mga bata,
natapos na natin ang ating pagbabalik-tanaw sa ating nakaraang leksyon. Ngayon ay dadako na tayo sa tuklasin. Tingnan natin mabuti ang larawan sa ibaba. Pag-aralan ito. Mapapansin sa larawan na si Carlo ay malapit kay Alan, samantalang si Ben ay malayo sa kinalalagyan ni Alan. Si Ben ay makikita sa harap ni Alan, samantalang si Carlo ay makikita sa likurang bahagi ni Alan. Pagkatapos nating tuklasin ang konsepto ng distansya at direksyon, ngayon naman ay ating suriin at pag-aralan ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon. Ang direksyon ay nagtuturo ng kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Maraming salita ang maaaring gamitin sa pagtuturo ng direksyon. Kabilang na dito ang kanan, kaliwa, harapan, likuran, itaas, at ibaba. Ang palaruan ay nasa harapan ng batang lalaki. Ang simbahan ay nasa kaliwa ng batang lalaki. Ang ospital ay nasa kanan ng batang lalaki. Ang mga bahay ay nasa likuran ng batang lalaki. Ang distansya ay tumutukoy sa layo o lapit sa pagitan ng dalawang bagay, hayop o tao. Ginagamit ang salitang malapit o malayo para masabi o mailarawan ang puwang o agwat ng lokasyon. Si Ginoong Mark Abad ay malayo kay Welvin. Malapit si Hazel kay Welvin. Ngayon, natalakay na natin ang konsepto ng distansya at direksyon at ang gamit nito sa pagtukoy ng lokasyon. Ating pang dadagdagan ang inyong kaalaman sa pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Ang kanan, kaliwa, likuran, harapan, itaas, at ibaba ay ginagamit sa pagbibigay ng direksyon o lokasyon ng bagay, hayop, tao, o pangyayari. Maliban sa mga ito, ginagamit din ang hilaga, kanluran, silangan, at timog. Pag-aralan ang Compass Rose. Ang H ay tumutukoy sa direksyong paitaas o hilaga. Ang S ay tumutukoy sa direksyong pakanan o silangan. Ang T ay tumutukoy sa direksyong pababa o timog. Ang K ay tumutukoy sa direksyong pakaliwa o kanluran. Naintindihan mo ba ang salitang direksyon? Ayos! Tingnan natin ang larawan sa pinatnubayang gawain 1. Isulat ang T kung ang isinasaad na lokasyon ng tinutukoy ay tama at M naman kung hindi. Ang unang bilang ay nagawa na para sa inyo. Ang batang babae ay nasa kaliwa o kanluran. Ang sagot ay T. Pangalawa, makikita ang bahay sa itaas o hilaga. Ang sagot ay M. Pangatlo, ang mesa ay makikita sa kanan o silangan. Ang sagot ay T. Pang-apat, ang simbahan ay makikita sa ibaba o timog.
Ang sagot ay M. Nakuha mo ba lahat? Mahusay! Ngayon mga bata, ating pag-aralan ang distansya. Tingnan ang pinatnubayang gawain to sa inyong module. Makikita sa larawan ang mga batang sina Kate, Maureen, Ben, Kyle at Wayne. Mapapansin ninyo ang distansya ng mga bata sa kinaroroonan ni Kate. May malapit at malayo sa kanya. Tukuyin ang distansya ng mga bata mula sa kinaroroonan ni Kate. Isulat ang MP kung malapit ang distansya at ML kung malayo. Nagawa na ang una para sa inyo. Una, Maureen. Ang sagot ay ML. Pangalawa, Kyle. Ang sagot ay ML. Pangatlo, Wayne. Ang sagot ay MP. Pang-apat, Ben. Ang sagot ay MP. Ilan ang nakuha mong puntos? Sabihin ng malakas kung ilan ang nakuha mong tama. Ngayon, ating pag-aralan ang direksyon at distansya sa malayang gawain sa inyong module. Makinig sa panuto. Iguhit ang between sa patlang kung ang isinasaad ng bilang ay konsepto ng direksyon at tatsulok naman kung konsepto ng distansya. Ang una ay nagawa na para sa inyo. Una, kanan at kaliwa. Ang sagot ay between. Pangalawa, malapit. Ang sagot ay tatsulok. Pangatlo, itaas at ibaba. Ang sagot ay between. Pang-apat, harap at likod. Ang sagot ay between. Pang-lima, malayo. Ang sagot ay tatsulok. Nakuha mo ba lahat? Magaling! Para lalong maintindihan ang konsepto ng direksyon at distansya, ating sasagutin ang mga tanong batay sa naging sagot mo sa malayang gawain 1. Ilan ang sagot mong between at tatsulok? Kung magbibigay ka ng direksyon, ano-ano ang mga salitang gagamitin mo? Ano ang mga salitang gagamitin mo sa pagbibigay ng distansya? Nasagutan mo ba lahat ang mga tanong? Binabati kita! Ating tandaan na ang direksyon ay nagtuturo ng kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Ginagamit ang kanan, kaliwa, likuran, harapan, itaas at ibaba. Ang distansya ay tumutukoy sa layo o lapit sa pagitan ng dalawang bagay, hayop, tao o pangyayari. Ginagamit ang salitang malapit o malayo para masabi o mailarawan ang uwang o agwa. Ngayon naman ay ating isagawa ang ating natutunan sa sumusunod na gawain. Narito ang panuto. Pag-aralan at unawain ang larawan. Piliin at salungguhitan sa panaklong ang angkop na salitang naglalarawan sa direksyon at distansya ng tinutukoy. Una, ang baka ay nasa itaas o likuran ng batang lalaki.
Ang sagot ay itaas. Pangalawa, malayo o malapit ang kabayo sa palaka. Ang sagot ay malayo. Pangatlo, ang kabayo ay nasa kaliwa o likuran ng baka. Ang sagot ay likuran. Pang-apat, malapit o malayo ang manok sa bahay. Ang sagot ay malapit. Panglima, ang pusa at palaka ay nasa ibaba o likuran ng aso. Ang sagot ay ibaba. Para sa inyong tayahin, dito masusubok kung may natutunan kayo sa inyong naging aralin. Alam kong handang-handa na kayo sa pagsagot nito. Narito ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng wastong sagot. Una, ang lokasyon ng isang lugar ay matutukoy sa tulong ng patlang. A. Direction. B. Distansya. C. Paaralan. Ang sagot ay A. Direction. Pangalawa, ang patlang ay tumutukoy sa lapit o layo sa pagitan ng dalawang bagay. A. Direction. B. Distansya. C. Pananda. Ang sagot ay B. Distansya. Sa bilang ng 3 hanggang 5, ay pag-aralan ang larawan sa ibaba. Pangatlo, ang bola ay nasa patlang ng pusa. A. Harapan. B. Kaliwa. C. Likuran. Ang sagot ay A. Harapan. Pang-apat, ang pusa ay patlang sa aso. A. Malapit. B. Malayo. C. Magkatabi. Ang sagot ay B. Malayo. Panglima, ang aso ay patlang sa kahoy. A. Malapit. B. Malayo. C. Magkatabi. Ang sagot ay A. Malapit. Bilangin mo na ang nakuha mong tama. Nakuha mo ba lahat? Mahusay! Alam kong magaling kayo sa pagguhi. Sa pamamagitan nito, maipapakita ninyo ang inyong napag-aralan sa ating natapos na aralin. Para sa inyong karagdagang gawain, iguhit ang makikita sa likuran, harapan, kaliwa at kanan ng inyong paaralan o bahay. Maaaring gumamit ng coupon bag. Binabati kita dahil natapos mo ang aralin ito. Ako si Teacher Lisa, ang inyong gurong lingkod. Maraming salamat. Paalam!